I-congratulate ko lang at i-comment ko lang si JR Postigo Arendela, PWD President ng PWD President ng Labak na Cavite, sa kanyang napakagandang post sa disabilityforum.ph. Well, yung nag-update siya ng mga PWD na nabakunahan sa lugar nila. At hindi madaling kumuha ng yung magtanong sa mga members mo kung ilan yung nabakunahan. So, I think yun yung dapat ginagawa. Ako kasi, siguro kasi meron silang group chat. Ako kasi, ilan lang naman yung active members namin. So, mabibilang ko lang naman din sa daliri kung ilan na yung nabakunahan sa amin. Pero I commend Mr. JR Arendela for blogging about those yung mga nabakunahan against COVID or mga nabakunahan against COVID. Kasi napakahirap kumuha nung bilang nun. Buti na lang nga mo siguro, baka may group chat siya ng kanyang mga members at nako-confirm niya kung nabakunahan. So, I think yun yung dapat dinagawa ng mga so-called advocates, yung ginawa ni JR Arendela na yun. Kung talagang kayo in the name of service, sana nakapagbigay kayo ng ganong vlog. Ganun dapat yung vlog, lalo na napapanahon ngayon kasi may pandemic pa, hindi pa nawawala. So, napapanahon yung vlog na yun na kaya natin, ano yung nagagawa ng post na yun. It encourages yung isang PWD na takot sa vaccine o may vaccine hesitancy It encourages yung mga may vaccine hesitancy na magpabakuna dahil nakita na nila yung mga sa Labak, sa Nai, mayroong vaccine hesitancy, marami naman siguro doon. And then nakita nila yung kanilang kasamang PWD isa doon sa nabakunahan, hindi naman niya pwedeng i-post yung pangalan gawa ng may Data Privacy Act tayo. So kung makita lang ng mga may pag-aalangan o takot sa bakuna na yung kanilang mga kasama ay nagpabakuna, more so and so na marirealize nilang safe pala yun at sila ay magpapabakuna na rin. Kaya ako nasasabing napapanahon yung vlogs. And that is what advocates do. Kung makakakuha kayo ng a certain portion o a certain number ng mga kakilala nyong PWD, kahit sa ibang lugar, hindi kayo magkakalugar na nagpabakuna, siguro mawawala yung vaccine hesitancy. Kasi kagaya ko nang sinabi ko sa inyo, maliit lang yung porsyento ng nagkakaroon ng severe cases o severe side effects sa bakuna. Ngayon nasabi, yung kabaka yung kay Mayor Sara, yung natatandaan yung baka naman lang yun. Baka naman isolated cases lang yun. Kaya hininto muna para matrace kung talagang yung Sinovac ang may dahilan nung na yun. Kasi lumabas, bakit naman sa ibang lugar ako nabakunahan ako ng Sinovac? Fully vaccinated, wala namang nangyari sa akin. So baka naman may comorbidities na yun na biglang na-trigger. Kaya lumabas yung mga side effects na trigger na yun. Kaya nagkaroon ng severe side effect. So, yun niya. Kaya nga sinabi ko, magpatingin muna kung may comorbidities. So, maganda yung vlog na yun. Yun dapat vlog na napapanahon. And it should be the vlogs, the content of a PWD page. Kasi ngayong mag-e-election, dun sa nagbabalak na magkaroon ng kongres ng posisyon sa gobyerno,
Hindi naman kayo pwedeng mag-house to sa PWDs, di ba? The only thing na makakapag-campaign kayo is through SOCMED o social media. Oh, so, may gumaya na ba kayong mga advocates? Nagaya nyo na ba si, ano, si Karl Malone na nag-share nung kanyang blessings dun sa PWDs and senior citizens dun sa lugar niya? Oh, may gumawa na ba sa inyo nun? Kahit man lang picturean or ano. Kasi sa alam ko, meron pang isa eh. Yung mga sa Caloocan. Saka yung DEP. Yung DEP Federation ng NAIC. Meron silang mga gift, mga relief distribution. Yung pinipicturean nila. Yung mga advocates ba? Ginagawa ba yung nagpabahay-bahay for relief? O inaalaw nila yung members sila na kumuha ng relief? Or kagaya ni Karl Malone, nag-share siya ng blessings niya, ginawa niya sa PWD at seniors dun sa basketball court o dun sa covered court para lahat ma-accommodate. Kinakain niya konting salo-salo para sa PWD at seniors. Meron ba nag-post sa inyo na kagaya nun? Kung may YouTube channel kayo o may Facebook live kayo, ginawa niyo na ba yung ganun? So yun lang, thank you, congratulating JR Postigo Arendela for a great post and a great vlog. So yun lang.